Init. Ito yung mga officials na nandito. Again. Sabi ko, powered by relief goods. Sorry. No fear. Hi everyone. Sorry po, na-late ako ng 10 minutes. Na-late ako ng 10 minutes kasi nasa volunteer center ako sa Katipunan. Nahirapan kami maghanap ng corner na bakante kasi marami dito na mga tao na nagre-repack. So maraming salamat sa mga volunteers natin na katulong natin ngayon. Ngayon lang po ako nagkaroon ng break. Wala ako for 3 days kasi galing akong first day sa Bohol, second day sa Cebu, third day kahapon ay nasa Surigao City, Siargao, Dinagat Island, saka Southern Leyte ako. Ngayon po dapat pumunta ulit ako sa ibang mga probinsya pero na-postpone po kami at the last hour kasi hindi pa po nakakarating yung bigas namin na bahagi ng aming ipapamigay sa mga nasalanta ng bagyo. So magre-resume po kami bukas. So dahil may unexpected na break today, nandito po ako para humingi ng briefing sa ating mga teams kung ano na yung nangyayari sa lahat, sa buong relief operations natin. Since before the typhoon saka tuloy-tuloy hanggang bumagyo hanggang pagkatapos ng bagyo, tuloy-tuloy po yung ating efforts. May mga naka-deploy na po tayo ng teams on the ground. Meron po tayong team sa Bohol, meron tayo sa Cebu, meron tayo sa Surigao. Wala pa tayo sa Dinagat Islands kasi hinihintay po natin yung mga gamit dito. Pero meron na po tayo sa Negros Oriental, meron na tayo sa Negros Occidental, and meron na tayo sa Iloilo. Magpapadala pa lang po tayo sa Palawan. Meron na din po tayo sa Southern Leyte. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo yung mga nakita ko kasi isa po ito sa mga request ng mga nandoon. May general feeling yung mga kababayan natin na hindi masyadong alam ng natin na mula doon sa pinangyarihan ng bagyo. Hindi natin masyadong alam dito kung ano yung tunay na nangyari sa kanila. Kasi unang-una, down nga yung communication lines. Napakahirap pong magpadala ng mga pictures except yung mga galing doon na nakalabas na. Kahit kami na nandun, mahirap mag-communicate dito. Yung iba po, lagi sa amin, ito po, very common na sinasabi sa amin na wala na kasing ABS-CBN. So wala na sa amin nagko-cover. Hindi siguro nila alam na ganito kalala sa amin. So ako po, nag-promise ako sa kanila na ikakwento ko sa inyo pag nagkaroon ako ng opportunity. And yung opportunity nga ngayon, sa lahat mong pinuntahan namin, down yung communication lines. Sa lahat ng pinuntahan namin, walang kuryente, walang tubig. Yung signal po ng telepono, meron lang sa mga konting lugar. Halimbawa po sa Maasin kahapon, sa Maasin, Southern Leyte, nandun po ako. Meron lang isang bahagi sa may sentro nila na nakakakuha kami ng signal. Halimbawa sa Surigao, wala kami nakuhang signal. Sa Bohol, meron lang pong mga konting may signal pero sa Tagbilaran City lang. Sa Siargao, walang signal. In fact, may mga satellite phones doon pero ang sinasabi po sa amin, nakaka-pick up lang ng signal yung satellite phone sa airport nila. So, yung mga nagpapadala po sa amin ng mga messages na nagsasabi na hindi nila makontakt yung mga families nila. Ang pinakadahilan po talaga nito, sobrang hirap po ng signal. Siguro po dahil napunta din kami ng maaga, karamihan din sa sinasabi sa amin, halos wala pa silang tulong na natatanggap. So ito po talaga, sobrang importante yung tulong na manggagaling sa atin. Pero ako po, gusto ko kayong bigyan ng specifics kung ano yung mga nakita ko. Pumunta po kami sa Bohol less than 24 hours after tumama yung bagyo sa kanila.
At tumama po yung bagyo sa kanila on a Thursday evening. Pumunta po kami doon after lunch. After lunch ng Friday. Hindi po namin makontakt yung mga local officials doon bago po kami pumunta. Nakontakt namin sila pagpunta namin doon. Yung pinakauna po namin na contact doon si Vice Governor Rene Lampagos. Kinuwento niya po sa amin na si galing na siya sa pag-iikot. Si Governor Artiap ang nasa Lubok kasi at that time yung Lubok ay sobrang lubog sa baha. Nandun si Governor Artiap. Tapos nakausap po namin sa telepono si Congressman Ed Chato, former governor. At kinento niya po na nag-iikot din siya, wala ding signal dun sa kanila. Pumunta lang siya sa isang lugar na nakakuha siya ng signal, kaya namin siya na-contact. Doon po sa Tagbilaran, pumunta kami sa isang community. Nandun po si Mayor Babayap, saka si Ma'am Jane. Siya yung sumalubong sa amin doon, saka yung ibang local officials. Kinukwento po nila kung gaano kagrabe yung bagyo. Nakita din po namin ito sa buong Tagbilaran. Pagpunta po namin, marami pang posteng bagsak. Sa Tagbilaran, yung nakita namin na pinipilahan pagpunta namin doon yung mga ATM machines. Ito po less than 24 hours after ng bagyo. Gusto po sana namin umikot. Kinikwento po nila sa amin na meron mga distrito, lalo doon sa may north, saka sa may east, northeastern part ng Bohol, na doon talaga grabe yung tinamaan. Ang problema po talaga, hindi nila makontakt kasi walang communication lines. Walang paraan para pumunta sila doon kasi hindi pa passable yung mga roads. Hindi pa talaga nila na-assess yung sitwasyon. So kami po, nagpumilit kami na from Tagbilaran, iniwan na po namin si Mayor Babayap. From Tagbilaran, papunta po sana kami ng Lubok para hanapin namin si Governor Artiap. Kasi gusto po namin siya makausap para malaman talaga namin yung mga kailangan sa Bohol. Nahanap po namin si Governor Art sa isang bahay na, ano pa to, sa Loay. Nakahanap po namin siya sa isang bahay na nakiligo lang siya doon. Tapos sa bahay po ito ni Board Member Franz Garcia. Tapos kumakain po siya. Naalala ko yung kinakain niya, spam saka itlog. Sabi niya po, yun yung first meal niya in the past 24 hours. Kasi natrap po siya sa Capitol. Nagpumilit lang talaga siyang pumunta sa Lubok. Pero ang sabi niya po, sobrang hirap kasi ang daming bagsak, ang taas ng tubig. Tinuturo po nila sa amin yung... Kasi pagpunta po namin, medyo bumaba na ng konti yung water level. Pero tinuturo niya sa amin yung mga poste kasi po may solar lamps. Pagpunta po kasi namin, nung nakarating po kami doon, medyo madilim na. Tinuturo niya sa amin yung level ng tubig. Tapos at the time na pumunta kami doon, nagre-rescue po sila. Nagre-rescue yung Tarshire 117, saka yung mga local police. Nagre-rescue po sila kasi karamihan sa mga tao doon sa Lubok ay nasa taas ng kanila mga bubong. So, ganun po kalala yung baha. Kinakwento po ni Governor Art na nung papunta sila doon, wala pa silang nakukuhang katulong. Sila mismo yung may dala nung... Ano yung tawag doon? Sila yung may tawag nung pang... Yung pangkat ng mga... Chainsaw. May dala po silang chainsaw. At sobrang tagal nung sobrang tagal nung nakarating sila sa Lubok kasi sa dami ng punong nahulog, chine-chainsaw nila para maka-clear lang nila yung daan. So siya po mismo yung nagli-lead nung clearing. Pagdating po namin doon, may pupuntahan po sana kami isang evacuation center sa Loay. Hindi po kami nakatuloy kasi malalim na yung tubig. So doon lang kami kung saan makakarating yung aming sasakyan. Nadatnan po namin doon yung ibang mga teams ng Tarshire 117. Kaya nagpapasalamat po tayo sa kanila kasi ilang oras na po silang walang pahinga nung nakausap natin sila, pati po yung mga pulis. And nagkukwento po yung mga pulis, pati yung mga police station sila ay nasira din. Pero kailangan na talaga nilang mag-rescue. Kinikwento nga po nila na may kailangan silang balikan, na may sakit, na kailangan na talaga madala sa ospital, pero sobrang hirap po talaga dahil ang lakas ng electric current. Tinuturo nga po ni Governor Yap sa amin na
para hindi matangay sila, humahawak na sila dun sa mga nipa na nandun sa tabi ng daan para lang hindi sila matangay. So, nung pumunta po kami sa Bohol, hindi pa determined yung death toll. At sinubukan po namin makausap yung AFP para makahingi ng tulong. Nandun po kami nung pinasa namin kay Governor Art yung telepono para po makahingi ng tulong. Kasi hindi po talaga kakayahin ng local lang dahil sa dami talaga ng nag-iba. So, nag-iwan po kami ng team doon. Nandun pa po yung aming team at tuloy-tuloy yung relief operations kung saan sila makakadiretso sila. Ngayon ay mas marami na silang napupuntahan ng mga lugar. Kailangan po na mas maraming tulong yung ma-receive dahil talagang hirap sila sa lawak ng coverage na tinamaan talaga ng bagyo. Yun yung first day po namin. Yung second day naman namin ay nasa Cebu kami. Ito pong sa Cebu, ang balak po sana namin nung araw na yun ay ang pupuntahan namin Cebu City, saka yung mga lugar sa Cebu province, yung mga towns na hardest hit. Ang pinaka problema po namin, wala kami masyadong information na nakukuha. Second day po ito after nung bagyo, Saturday. Wala po kami masyadong information na nakukuha dahil nga walang communication lines. So, pagdating namin sa Cebu, pumunta muna kami sa Cebu City para po makausap yung mga team po namin na nauna doon. Pero from the airport, It took us 3 hours para po makarating sa Cebu City. Tapos wala pong signal kami, wala kaming signal nung umaandar na kami. Nagkaroon lang kami ng signal nung nasa taas kami ng bridge. Nung nasa taas kami ng bridge from Lapu-Lapu City papunta sa Marcelo Fernan Bridge. Nung nasa taas kami ng Marcelo Fernan Bridge, saka lang kami nakatawag. Then yung team namin, ang tinatanong po namin, ano ba yung hardest hit barangay na pwede natin puntahan at doon muna natin i-channel yung mga relief goods na dala natin. Pinapunta po kami sa isang barangay, sa Guadalupe. Pagpunta po namin sa barangay Guadalupe, nandun po yung mga barangay officials. Nandun po si former Mayor Tommy Osmeña, saka si Margot, kanyang asawa. Tapos po, yung team po nila nandun, nakausap po namin. Medyo matagal po kami dun sa Guadalupe. Kausap po namin yung barangay officials, kausap po namin yung mga evacuees dun. Nakakapanlumo po. Nakakapanlumo talaga yung mga kwento. Kinakwento po nila kung gaano kalakas yung bagyo. Kinakwento nila na, halimbawa yung, hindi lang isang family, pero maraming families ang kwento na naka-evacuate na sila sa isang lugar, pero yung in-evacuate nilang lugar, nasira din. So, ang nangyari, parang during the night, palipat-lipat sila ng lugar hanggang nakarating sila dun sa isa pang evacuation center na hindi nasira. So, yung kalakasan talaga ng bagyo, kahit yung mga evacuation centers na iba, hindi talaga siya naka-withstand. Kaya po heartbreaking makipag-usap sa kanila kasi kinukwento nila na walang-wala talaga sa kanilang natira. Ang tatanong nila sa'yo, paano na kami, ano nang gagawin namin, paano namin itatayo ulit yung aming mga bahay. Ito po yung paulit-ulit na kwento, inikot ko po yung buong gym. Yung buong gym ko nasaan sila, sa Guadalupe. Sinubukan ko makausap almost all the families na nandun. Pare-pareho po talaga. Pare-pareho yung kanilang kwento. Ang sabi nga po nila sa amin, sana mabigyan kami kahit trapal lang. Para naman pag Christmas, makabalik na kami sa mga bahay namin. Para naman maramdaman namin yung Pasko kahit ganito kahirap yung buhay. Nung nakausap po namin yung barangay, kinukwento niya po yung mga problema doon. Yung pinaka number one talaga, drinking water.
ang sabi po sa amin doon, konektado kasi sa kuryente yung kanilang drinking water. Kaya pag nawala ng kuryente, mahirap talaga yung drinking water. Magmula po sa airport papunta sa Cebu City, sobrang haba ng pila sa lahat na water refilling stations, sa lahat na mga gasolinahan, sa lahat na mga ATM. Naghahanap po kami ng mabibilhan ng pagkain. Sarado po halos lahat dahil sira din. Sira din yung, alam mo, may mga nakita kaming Jollibee, McDonald's na sira talaga. So may nakita po kaming isa na minute burger. Meron po sana, alam niyo yun, mga kiosk na ganon. May nakita sana kami, kasi wala kaming breakfast, wala kaming lunch. May nakita sana kaming isang minute burger. Ang haba din ng pila. So sabi namin, wag na kasi makikiagawan pa kami na mas kailangan nila yon. Ano talaga? Mahirap po talaga maghanap ng ganon dahil lahat talaga apektado. So after kami pumunta sa Barangay Guadalupe, may pinuntahan pa kaming isa. Pumunta pa po kami sa isang barangay, yung Barangay Sapangdaku. Nagrabe din ito, mountainous barangay ito. Ang dami din yung nasirang bahay doon. Pero may isa po kaming common na nakita both sa Guadalupe saka sa Sapangdaku. Pareho kasi yung barangay, maswerte kasi pareho yung barangay hall. Meron sila ng generator. Meron silang generator. So, naka-on yung generator. Ang daming mga residents na nagko-converge doon para maki-charge ng kanilang cellphone. Meron nag-charge ng ano yun, emergency light. Meron nakiki-charge ng yung mga, alam niyo yon, yung parang mini electric fan. Ang dami, as in ang dami. Doon namin naisip na sobrang importante ng generator. So, kung may mga kakilala po tayo dito na meron mga generator na extra na pwedeng ipahiram, at least sa mga barangay hall sana, mapahiram. Kasi ang laki pong ginhawa sa mga residents na may napupuntahan na ganito. Yung gym para sa Guadalupe, nakita ko, merong may sakit. So, meron pong mga oxygen tanks. Meron mga oxygen tanks na nakahilera. Kasi ano talaga, lahat umaasa sa shelter na naiprovide talaga ng barangay. So, natapos po kami sa Guadalupe saka sa Sapangdaku. Hapon na kami natapos. Tapos gusto ko pa sanang magpumilit ang pinakamalapit po sana na pwede namin puntahan, yung Naga o Cordova. Pero sinabi po sa amin na siguro i-set na lang namin next time. O yung team na lang namin pumunta doon. Kasi hindi nila sigurado kung diretso na yung daan. Kasi marami pa yung mga posting nakaharang sa daan. So iniwan din po namin. Iniwan din namin yung aming team doon. Tuloy-tuloy sila na mag-relief operations. So hopefully, makaikot din. Kausap po namin si Vice Governor Junjun Davide. Actually, si Vice Governor Junjun Davide ang nagsabi sa amin na may isang kainan na bukas. Eh, yun po yung manukal. At doon po kami nakabili ng makakain. Ayun na yung aming one meal for the entire day. Hapon na yun. Maraming kumakain doon. Kasi may isa po kami doon na nakakwentuhan na mahirap magluto sa bahay ngayon. Kasi walang tubig. Wala, sabi nila kahit kami may bigas, hindi namin maluluto kasi wala naman tubig. So, sila talaga gusto nila bumili na lang. So, yun po yung Cebu. Pareho yung problema. Napakahirap na walang communication lines. Dapat sana, soon as possible time, ma-restore na yung kuryente. At ito po ay may update din ako dito. Tapos, kasi po may partner kami, yung Filreca. Yung Filreca po, ito yung association ng mga electric cooperatives all over the Philippines. Matagal na po namin silang partner. Nagpapasalamat po tayo sa kanila kasi na-find out ko po yung ginagawa nila, napakahusay. Nung nag-typhoon Rolly saka nag-typhoon Ulysses dun sa Catanduanes na hardest hit noon. Dati po kasi, di ba yung Bicol sa amin, laging tinatamaan ng bagyo. Dati po, kinikwento ko nga ito sa mga staff namin na pag tinamaan kami ng bagyo, asahan mo na isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, wala kayong kuryente.
Pero yung Rolly sa Ulysses, namangha po ako na hindi nila kailangan maghintay ng napakatagal. Yung restoration ng kuryente, napakabilis. Kasi yung ginagawa ngayon ng Filreca, pag may tinatamaan ng sakuna, ay nagugrupo yung lahat na unaffected para tumulong sa mga lugar. So, pagbalik ko pa lang po from Bohol, tinawagan ko na sila. Sina Kong Presley po tinawagan ko. Tinawagan ko na po sila at sinabi nila, nag-aano na kami, nagmo-mobilize na kami. Na-mobilize na namin yung lahat na electric co-ops from regions 1 to 5, pati CAR, kasi ito yung mga unaffected, ready na kami. Tumutulong, nag-deploy na po sila sa mga lugar. So, hopefully, hindi ganon kahirap, hindi ganon katagal yung ihihintay ng mga tao para ma-restore yung kuryente. Kasi parang lahat dito nakaasa. Yung sa gasolina po, ang haba ng pila. So, tinatanong ko, nagtatanong po ako, bakit mahaba yung pila? Ang kwento po nila, kasi walang kuryente, minamano-mano nila. Minamano-mano nila. Yun yung una. Yung pangalawa, sa mga gasoline companies mismo, may mga gasolina po sila sa mga depo nila. Pero para ma-load ito dun sa mga gasoline stations, mahirap din pag walang kuryente. Para mapadala nila yung kanilang, kasi from the depo daw, papunta sa mga iba't ibang mga distributor, dinadala ito by land. Dahil ang dami ngayong roads na hindi passable, nahihirapan yung mga magdadala ng gasolina sa mga lugar. Pero inassure po tayo ng mga gasoline companies na they are doing all they can now para mas mapabilis na mapadala ito sa mga lugar at mahanapan ng paraan kung paano pwedeng mas mapabilis. Siguro use of generators, para hindi na ganun kabagal, yung pag-distribute ng gasolina, kasi ito talaga yung pinaka problema. Kahapon, third day po ng aming pag-iikot, apat na lugar yung pinuntahan namin. Nauna po kami sa Surigao City. Paglapag pa lang po ng aming eroplano sa Surigao Airport, nakita po namin yung sitwasyon, yung Surigao Airport po bagsak. Later po magpo-post ako ng pictures ng airport, talaga pong gumuho yung lahat na, yung halos buong airport. Magta-turn over po kami, kasi may team na din po kami doon na nauna sa amin, magta-turn over po kami ng aming relief goods sa City Hall. Ni-receive tayo doon ni Mayor Matugas, pero yung papunta po from the airport to the City Hall, yung napansin po namin, halos walang electric post na nakatayo. Lahat po talaga siya nakatumba. Dahil city yon, marami na mga buildings, malalaki. Parang Cebu din po. Pero yung Cebu, hindi ko masyado napansin yung ganun kadaming mga electric post na tumba. Pero sa Surigao po, halos ubos. Nakatumba talaga yung mga electric posts. Tapos yung mga buildings, ganun din po yung nakita namin sa Cebu, na kahit yung mga malalaking buildings, hindi talaga siya na-spare. Yung mga mall, yung mga malalaking restaurants, sira-sira talaga siya. Pagpunta po namin doon sa City Hall, we were received by the mayor and the vice mayor. Nagkaroon po kami ng briefing, kunento nila, yung kabutihan lang kahit, dahil na din ito sa preparation, siguro kahit napakalakas ng bagyo doon sa Surigao City mismo, parang dalawa yung namatay. Nung nagkakwentuhan po kami ni Mayor, ang sabi po ni Mayor na sana ma-restore na yung kuryente, sana ma-restore yung tubig, kasi na-encourage talaga nila yung mga negosyong magbukas na. Kasi yun yung magbibigay ng sense of normalcy. Tapos sabi niya, may karamihan sa tao may pambili naman ng pagkain, pero walang mabilhan kasi sarado lahat. So ngayon po, dahil walang mabilhan ng pagkain, yung local government yung nagpapakain, pero ang worry din nila if this continues, baka hindi din nila ma-sustain. So ang nakikita ko po talaga, ang pinaka dapat asikasuhin, kuryente.
kuryente, tubig, drinking water. Ay, yung drinking water po, kanina nag-text sa akin na umaga si Governor Artiap. Sinasabi niya na sana mapadalhan na kami dito ng, alam niyo yun, parang mobile na refilling stations. Para meron kami drinking water. So ako po, minessage ko yung Manila Water. Ang sabi po nila, may nakaload na sila sa C-130, bukas yata aalis, na ipapadala na to Cebu, and hopefully mapadalhan din sa Surigao, saka mapadalhan din sa Bohol. Pero naghahanap po kami ng paraan ngayon, paano pa ba mas mapapabilis na mas marami yung mapadala? Mas maraming mapadala ng drinking water, kasi ito talaga yung isa sa pinaka-importante sa lahat. Yung sa Surigao City, akala ko po yun na yung pinakagrabing nakita ko until na-reach namin yung Siargao. Pagdating po namin sa Siargao, sa airport pa lang, una sira din yung airport, pero magulo sa airport kasi ang daming turista pala na na-stranded doon. Ang daming turista na stranded doon, and nasa airport yung marami sa kanila kasi nagbabaka sakali silang makaalis. Ang sabi po nila, meron ng isang private na plane na pumupunta, parang tinatransport, kung hindi ako nagkakamalas, to Cebu. Tinatransport yung ibang mga turista to Cebu, para kasi may hindi ko sigurado kung may commercial flights na from Cebu. Pero at dun po yun sa loob ng airport, paglabas po namin sa gate ng airport, sobrang haba ng line ng mga turista na naghihintay. So pagbalik ko po dito kagabi, nag-contact po ako sa PAL saka sa Cebu Pacific. Sinasabi ko sa kanila yung sitwasyon doon, na kawawa yung mga tao na dumating kami, matagal po kami doon eh, umalis kami, ganun pa din yung sitwasyon. And kinonfirm po natin, napakabilis po pag-respond ng Cebu Pacific sa kanang PAL. Kasi alam mo po, ang PAL, ang sabi po nila, yung evacuation flights ay pinag-uusapan na nila, isa-schedule nila. In fact, pagdating ko, yung goods po namin na isakay namin sa PAL, and paglabas ng PAL, pasahero yung sakay. So ganun daw po yung gagawin. Yung Cebu Pacific po yung first na sweeper flight nila kaninang umaga. 10:35 yata yung schedule na umalis siya sa Siargao. So pinapakiusap lang po namin na sana yung frequency madagdagan. Madagdagan yung frequency kasi kawawa talaga yung mga na-stranded doon, lalo-lalo na kasi wala talagang available na utilities doon. Hindi lang nawalang kuryente, hindi lang nawalang signal, pero talagang walang drinking water, walang pagkain. Ang problema po sa Siargao, nakapag-preposition ng provincial government saka mga local governments ng pagkain para sa in preparation for the typhoon. Pero dahil halos lahat talagang mga buildings nasira, nabasa yung lahat na bigas. So ang dami po nilang bigas na nabasa. So ang pakiusap po nila, ang hindi sana nabasa yung, hindi na-affect yung mga delata. Pero for the first 3 days, dahil yun lang yung available, naubos na. Wala din pong bukas na tindahan dahil lalo na po sa General Luna na ito yung tourism area, halos ubos. Pinost ko po ito sa aking Facebook page kagabi. Nagpost po akong 2 videos nung tourist area na halos ubos. In fact, kahit po yung mga locals na kasama namin pag ikot, marami po silang hindi na nakikilala. Kasi kokonte lang yung nakatayuman, marami ding damage. So ang ano lang po nito, ang assurance na binigay sa atin ng mga taga doon, walang nasawi na turista. Meron yatang 3 locals na as of yesterday. Ang kausap po namin si Governor, kausap namin natin yung mayors. Meron 3 locals na na aksidente during the height of the typhoon. Pero ang sabi nila, kasi sinasabi ko sa kanila, may mga names po, yung mga names pong binibigay nyo sa amin na hanapin, nandun, iniwan na po namin sa team namin on the ground para hanapin nila. Ang problema po kasi, ang hirap talaga kasi walang communication lines. Pero ang assurance po nila, yung mga families ng mga turista na hindi pa nakokontakt, huwag daw po mag-alala kasi safe naman yung lahat na tourists. Yung mga locals po na yung mga families din, nag-aalala sa kanila.
Iniwan po namin sa kanila yung mga pangalan na binigay nyo sa amin. Patuloy lang nyo pong ibigay kasi may team po kami on the ground. Pag nakakachamba po tayo ng signal, pinapadala natin sa kanila yung mga pangalan para po hindi kayo nag-aalala. May mga yung relief packs po namin, dumating na din doon. Nauna po yung team namin. Nauna sa amin by a few minutes dumating yung aming relief packs. And kahapon, nag-start na kami mag-distribute. Nag-start na po kami mag-distribute. Pumunta po kami doon sa, kung familiar po kayo sa Siargao, yung portion po ng sa may Cloud 9, marami po doon na siraan na bahay. So doon po yung una naming dinapuan. And nakakwentuhan ko po yung mga nawala ng bahay. Siguro na-catch namin yung sa video. Hindi ko lang alam kung na-catch namin sa video. Magta-try po kami mag-upload ng more videos. Pero yung kwento po nung mga nandun, hindi na, sabi po sa akin, ma'am, hindi na yun bagyo, dilubyo niya. Dilubyo na. Yun po yung description, hindi lang sa Siargao. Pero halos lahat na lugar na pinuntahan namin. Ako po hindi ko ma-imagine yung trauma. Yung trauma na pinagdaanan ng mga kababayan natin. Kinakwento po nila yung takot na naramdaman nila. Para daw po, ang description nila, sobrang lakas ng tunog. Tapos parang lumilindol. Parang lumilindol kasabay ng bagyo. Ano po talaga? Lalo na yung mga nakatira sa mga maliliit na bahay, naubos talaga. Naubos po talaga yung mga gamit nila. Kaya talaga pong kailangan na kailangan yung tulong natin. Yung isa pong problema pinaabot na sa atin sa Siargao, at nakita po namin ito, aside from tourism, ang main source of livelihood doon ay coconut. Marami po doon ang magnunyog, naubos. Naubos po yung mga nyog. Ang sabi nga po ng local sa amin, bakit ngayon ito nangyari na ngayon pa naman mataas yung presyo ng copra? Ang problema po sa nyog, kasi pag nasirang ganito, ilang taon yung hihintayan nila. So as I speak, nagda-draft po kami ng letter sa PCA para iparating sa kanila, yung pinarating din sa atin. Humihingi po sila ng saklolo. Humihingi sila ng saklolo na matulungan sila mag-rehabilitate, matulungan yung mga magnyunyog na saan nila kukunin yung kanilang hanap buhay habang hinihintay nilang mag-grow ulit. Pinag-usapan din po namin ni Governor sa kanilang mga mayors na dapat matulungan kaagad yung mga business owners na makapag-umpisa ulit. Yung isa po na pag-usapan doon, yung pag-grant ng tax holiday, pag-provide ng low interest na mga loans para sa kanila para mag-umpisa muli. Kasi marami pong locals ang dependent na dependent na sa kabuhayan nila yung tourism na nangyayari sa Siargao. So the sooner na makatayo ulit yung mga negosyo doon, the better para sa mga residents doon, kasi marami talaga yung marami yung mga nakinabang na sa peripheries. So yun po yung usapan kahapon. Kami po, meron po kaming programa sa opisina na Sustainable Livelihood and Training Program. Sinabi ko po sa kanila na sisiguraduhin namin na maka-access yung mga kababayan natin doon na apektado talaga sa pagbuhay. So, ito po ay tuloy-tuloy ang ating pagpadala ng goods. Ang kabutihan lang po sa Siargao, kasi kung meron ng evacuation saka sweeper flights, at least meron tayong assurance na makakarating yung mga goods na pinapadala natin. Ang problema lang po talaga natin ngayon, challenge din yung pagpapadala. Kasi syempre po hindi mo maikakarga lahat sa isang flight yung mga gamit. So nagpapasalamat po kami sa Coast Guard na tumutulong din pag-transport, kay Senator Manny Pacquiao na nag-offer po na yung ibang cargo natin ipapakisakay natin sa kanilang cargo plane. Meron na din po kami mga kinokontakt ngayon na kahit anong klaseng sasakyan na papunta doon sa Visayas, sa Mindanao, na pwede magdala ng ating goods ay ipadala.
Tinitingnan ko lang po yung aking notes from the trip. Pagkagaling po namin sa Siargao, lumipat po kami sa Dinagat Islands. Yun, parang lahat po, ano, heartbreaking yung nakita namin from Surigao City. Akala namin grabe na. Paglipat namin sa Siargao, grabe din. Paglipat po namin sa Dinagat, grabe po talaga. Yun po siguro yung devastation na pinakagrabe. Pagbaba pa lang po namin, wala pong communication line. So, si Governor Kaka po, hindi namin nasabihan na padating kami. Basta lang kami nagpunta. Pagbaba po namin, lumapag po kami malapit sa isang paaralan. Ang dami pong mga tao na lumapit doon sa amin. Naiiyak talaga sila. Naiiyak po sila para sinasabi nila. Parang yung impression ko po, parang yung iyak nila out of helplessness. Pero at the same time, yung iyak nila, relief na merong dumating. Kasi kinukwento po nila sa amin, buti lumapag kayo. Kasi kanina, may dumaan ditong dalawang chopper, pero hindi naman lumapag. Siguro, nag-i-inspect lang. Kasi nasabi nila, akala namin nakalimutan na kami. Ito po si Governor Kaka, apparently pumunta siya ng Butuan. Una po pumunta yata siya ng Surigao kasi dumating si Presidente. Tapos pumunta siya ng Butuan kasi to seek help. Kasi yung problema po sa Dinagat, ganun din. Nakapreposition sila ng goods, pero dahil sa bagsik ng bagyo, talagang nabasa yung lahat. Walang pagkain, kulang yung drinking water, walang krudong available. Yung pinoproblema po ni Governor Kaka, yung kanilang district hospital na may mga pasyente, walang pangkrudo sa generator. Naghahanap po kami ng sasakyan kasi gusto namin umikot at hahanapin sana namin si Governor Kaka. Sabi po sa amin, wala pong ikot na sasakyan kasi sobrang dami ng nahulog na poste, ng kahoy. Kasi po ilang beses na ako nakapunta ng Dinagat, hindi pala siya nanonood kasi walang signal doon. Pero si Nene po, nalaman niya na nandoon ako sa school, pinuntahan ako, nakamotor siya. Tapos sabi niya, eto lang yung magagamit dito kasi talagang walang madadaanan. So mabuti na lang around us meron din mga nakamotor. Ako sumakay ako kay Nene. Yung mga kasama ko sumakay din sa ibang motor. So sabi ko, hanapin natin si Governor Kaka kasi hindi pa namin alam na hindi pa siya nakakabalik. Nung una po naghahanap ako ng helmet. Tapos ang sabi sa akin, "Ma'am, wala kang mahahanap na helmet dito kasi lahat na gamit namin naubos. Ito lang mga motor namin na safe keep namin." Meron po doon isang building na bago. Kung hindi ako nagkakamali, building siya ng COA. Nasa tapat siya ng Provincial Capital. Marami po yung naka evacuate doon kasi yun lang yung bago, sturdy. Nasira din siya, pero at least hindi bumagsak. So nasira din yung bubong niya, nabasag yung kanya mga salamin, pero at least may mga na-safe keep sila. Yung mga motor nila na safe keep nila. Pero dun po sa mga dinaanan namin, wala kaming nakitang bahay na nakatayo, no? Wala kaming nakitang bahay na nakatayo. Ganun po siya ka grabe. Meron po dun isang school building na maliit na sira din yung bubong niya, pero at least nakatayo pa yung school building. Lahat na evacuees nandun. Tinatanong ko po sila kung ilan sila nandun sa loob. Sabi nila hindi na nila alam. Hindi na daw nila alam kung ilan sila dun. Tapos parang pare-pareho yung kwento. Pare-pareho yung kwento na dahil sa lakas ng bagyo, palipat-lipat silang evacuation center kasi kahit yung evacuation center nasisira. Nandun po ako nung July of 2019. Yun yung pinaka-last ko nandun. At pumunta ako sa Provincial Capital. So yung una ko pong pinuntahan, nakamotor kami. Yung una ko, napakaputik ng daanan. At yung nakamotor po ako, kailangan ko pang bumaba several times.
Kasi pag nakasakay ako sa motor, hindi kami lulusot. Na-imagine nyo, yung parang yung mga poste na kaganon, yung motor gaganon. So kailangan kang bumaba, tapos sakay ka ulit pag nalampasan mo. Yung Capitol pong pinuntahan ko noong 2019, wala na po siya. As in, gumuho siya. Yun talaga yung sobrang nakakalungkot. Na, alam mo yun, parang yung Capitol, ito yung symbol ng diba? Ito yung symbol ng gobyerno. Yung tao pupunta doon, pero dahil sa lakas ng bagyo, dahil po talaga sa lakas ng bagyo, pati yun ay hindi spared. Pagpunta ko doon, hindi nga po ako nakapasok. Hindi ako nakapasok kasi nag-post po ako ng pictures kaninang umaga nung mga nakita namin sa dinagat. Hindi ako nakapasok kasi hindi ka talaga makakapasok. Marami pong mga, yung iba po naming kasama, pinuntahan yung bahay ni Governor Kaka, sira din, pumunta sa operation center, marami din yung sira. So talagang ako po yung Dinagat Islands, kailangan po talaga ng tulong natin. Kailangan po ng tulong. Unang-una, wala pong flights papunta doon. Walang flights na papunta sa Dinagat. Para po makapunta doon, sa normal times, pupunta ka muna ng Surigao, tapos magbo-boat ka to Dinagat. Eh ngayon po yung Surigao Airport, sarado din. So I would presume na ang closest airport sa kanya, Butuan, na medyo malayo pa. I think 2 hours ang Butuan to Surigao. Tapos magbo-boat. Tapos wala pa pong regular na biyahe ng boat. At least as of yesterday, wala pa. Kaya po wala pa si Governor Kaka kasi nabalitaan namin na nakisakay siya sa isang Coast Guard na boat na umalis sa Surigao at 1 p.m. Kailangan na po namin umalis noon. Hindi na namin siya nahintay kasi papunta pa kaming maasin. Pero ganun po kahirap. Yung pagpadala ng goods doon, ganun kahirap. Ano po talaga? Ang hinihingi po talaga nila lahat na tulong. Ang pinaka-concern talaga, pagkain, tubig. Yung mga kababayan po natin, hindi alam kung paano magsisimula muli. Magpapasko pa naman. Hindi natin ma-imagine kung paano nila to dadalhin, pero sabi ko po sa kanila, kakayanin natin to, hindi namin kayo papabayaan. Yung help is coming. Ako po paniniwala ko talaga, importanteng nakikita kami na mga public officials. Kasi yung kinakwento ko po nga, ang kinakwento ko nga po sa staff ko na kahit nakakapagod yung biyahe namin kahapon kasi ang dami namin pinuntahan, yung mga tao, pag nakita talagang pumunta ka, kahit grabe yung dinadanas nila, natutuwa sila. Ako nga po sinasabihan ko sila, pasensya na po kayo, hindi pa dumadating yung iba, ito pa lang yung amin dala. Lagi, sa lahat na lugar na pinuntahan ko, ang lagi po nilang sagot, di bale na po, basta nandito ka, kampante kami, na hindi kami papabayaan. So sa akin, pagtulong-tulungan natin sila. Ito po, dahil natagalan kami sa Siargao, natagalan po kami sa Dinagat, pumunta po kami sa Southern Leyte. Yung team po namin, nauna na sa Sogod. Nauna po sa Sogod, Southern Leyte, pero lumapag po kami sa Maasin kasi yung airstrip nasa Maasin. Dapat po sasakay kami ng chopper papunta sa Sogod, pero dahil hapon na po yun, walang night flying capability yung aming chopper, ay hindi na po kami nakalipad. Alam ko hindi ito mapapanood ng mga taga-Sogod kasi wala pang kuryente doon, pero pag napanood nyo po ito later on, hihingi po kami ng paumanhin. Nauna po sa inyo yung team namin, nandun po si Nabon. Pasensya na po kayo, alam ko naghintay kayo. Nag-instruction po kami kina Bon na ituloy yung pamimigay ng relief. Nakita naman po namin yung pictures. Nakita mo namin yung pictures na natuloy naman yung relief operations. Pero pasensya na po na hindi ako mismo nakapunta dyan. Pero babawi po ako sa inyo. So pagpunta po namin sa Maasin, dahil hindi na po kami nakapunta sa Sogod, pumunta po kami sa Provincial Capital. Nakausap po namin si
si Governor Damian Mercado, nagkaroon din po ng konting briefing kasi pagpunta po namin, wala po sa schedule yun kasi dapat nga nasa Sogod kami, pero nagbakasakali po kami sa Capitol. Pagpunta po namin doon, tamang-tama sa lobby ng Capitol, merong briefing para doon po sa mga taga-International Office of Migration ng UN, yung IOM. So, nakisilip kami at tinuro po sa amin kung saan yung pinaka-hard hit areas. Ang sabi po sa amin, nakatatlong landfall sa Southern Leyte. Yung pinakauna daw na landfall, ito po from Dinagat. From Dinagat, ang pinakauna daw pong landfall, yung sa Liloan. Ang pangalawa daw na landfall ay sa Padre Burgos. Ang pangatlo daw ay sa Maasin na. Sinabihan po namin yung team namin na i-check yung Padre Burgos, yung Liloan, saka yung Limasawa. Kasi yung Limasawa po, nabalitaan namin na marami din yung nasiraan ng bahay. So, yung assurance lang po kung merong mga relatives, yung mga taga doon, yung team namin po on the ground, nandun na. Yung team leader po namin, taga doon mismo. Taga OVP po siya, pero taga doon mismo. At sisiguraduhin po namin na maaabot namin yung lahat na lugar na tinamaan ng bagyo. Umihingi lang po talaga kami ng paumanhin na ang hirap po ng communication. Ang hirap po pag-coordinate. Ang hirap po magpadala ng goods. Mahirap din po yung land travel ng goods dahil ang dami pang nakasara. So ano po talaga, hinahanap po natin yung lahat na pwedeng paraan para po makarating sa inyo yung tulong as soon as possible. So bukas, magpapatuloy po yung aming relief operations sa iba pang mga lugar. Marami po sa amin nagsasabi na dito din. Ang assurance ko po sa inyo, pupuntahan po namin yung lahat na lugar na nasalanta. Kung hindi man po ako mismo, dahil po solo lang yung katawan natin, pero yung teams po natin, sigurado po natin na lahat ng lugar na nasalanta, maabot ng teams on the ground. Dahil po, halos anim na taon na namin itong ginagawa sa OVP, yung amin pong teams ay sanay sa mga disaster relief operations hanggang sa rehabilitation. So ang assurance ko po sa inyo, kasama nyo kami every step of the way. Yung amin pong teams ay hindi hihinto hanggang hindi sa inyo makarating. Pero ito lang po, yung opisina namin maliit lang. Nagpapasalamat po kami sa lahat na donors. Kasi po kung wala kayo, hindi po namin magagawa yung lahat na ginagawa namin. Nagpapasalamat po tayo sa ating volunteers. Hindi lang po yung mga volunteers na nandito. Mamaya po ipapakita namin sa inyo kasi nasa labas po sila. Marami pong volunteers dito. 24 hours po kami dito. Magbe-break lang po siguro kami Christmas Eve, pero 24 hours po kami hanggang kailangan. Kung wala po kayo, hindi namin magagawa yung trabaho namin. Tapos nakita po namin sa lahat na baba namin yung sakripisyo ng mga local officials. Yung mga local officials, kwento ko nga sa inyo, si Governor Art, nakita ko mismo, basang-basa. Siya talaga yung sumuong. Si Vice Governor Rene Relampagos, si Mayor Baba, sa Bohol. Sa Cebu po, kasama natin si Vice Governor Junjun Davide, former Mayor Tommy Osmeñas, former USEC Bimbo Fernandez, saka po yung mga barangay captains. Mga barangay captains po, si Barangay Captain Gakasa ng Guadalupe, saka si Barangay Captain Ladraso ng Sapangdako. Sila po yung nag-aasikaso talaga, parang wala pa ding mga tulog. Nag-aasikaso ng kanilang mga constituents. Pagpunta po namin sa Surigao City, kinento ko po kanina, nandoon si Mayor Estong, saka si Vice Mayor Nitoy, saka po yung local officials, abalang-abala, nag-aasikaso yung constituents. Pagpunta ko po ng Siargao, nandun mismo si Governor, kasi may capital po sa Siargao, nandun po si Governor Lalo, nandun po yung mga mayors ng Siargao. Yung iba pong parang may isa o dalawang mayor na hindi nakapunta, nag-ano daw po, nag-ano sila, nagbisita nung mga isla
na nasa kanilang jurisdiction. So magpapasalamat po tayo sa dedication po ng ating local officials. Kasama po natin yung mayor saka vice mayor ng General Luna, si Mayor Rosillon, saka si Vice Mayor Salyoso. Kasama din po natin si Mayor Coro ng Del Carmen, si Mayor saka Vice Mayor ng Del Carmen. Kasama po natin si Mayor Liza ng Pilar. Kasama natin si Mayor Gina ng San Benito. Tapos nakwento ko na po, pagpunta po namin sa Southern Leyte ay nakasama na nag-courtesy call po tayo kay Governor Damian Mercado. Lahat pong local officials, abala. Yung lahat pong mga rescuers, ako, ang tingin ko po, wala pa silang rest. Yung mga electric co-op linemen, mga employees, yung mga DPWH, yung mga rescue teams ng bawat LGU. Talaga pong yung mga dinadaanan namin, talaga hard at work sila. Ano po talaga? Alam, ito yung mga nagtatrabaho, karamihan sa kanila, mga biktima din. Biktima din, pero inuna yung serbisyo sa bayan. Kaya po, gusto ko lang ipaabot na sobrang saludo po kami sa inyo. Tayo pong mga maswerte na hindi sinalanta. Ako lang po yung sasabihin ko lang, napakatindi ng pangangailangan ngayon ng ating mga kababayan. Ito po yung pagkakataon para sa atin na ipakita ang pagka-Pilipino natin. Ang pagmamahal natin, ang ating lakas bilang nagkakaisang bayan, ito po yung panahon, lalo na po kasi magpapasko. Sa akin po, magpapasko ngayon, huwag tayong pumayag na may mga kababayan tayong magpapasko na wala man lang makain, na wala man lang matirhan, at nawawala ng pag-asa. Alam ko po lahat magsasakripisyo dahil hindi po natin kontrolado yung nangyaring sakuna. Pero yung sa akin lang po, iparamdam natin sa kanila. Iparamdam po natin sa kanila na nasa puso natin sila. Ngayon na may pinagdadaanan silang kahirapan, na ipakita po natin, ito po call to action ito sa inyo, na ipakita po natin, marami po sa kanilang nangangailangan, tayong naging mapalad. Sana po ibuhos natin yung ating pagmamahal sa kanila. Ipakita po natin yung ating pagkakaisa bilang Pilipino. Hindi po ito panahon na nagsisingilan tayo, pero tayo po ay magkapit-bisig lahat para po matulungan sila. Ako naman po, ito sa ating po mga kababayan. Kabahagi na po dito yung ating mga kababayan na naging biktima ng Typhoon Odette. Marami na po tayong krisis na nalagpasan. And tayo po, parati nating sinasabi na nasa pagkakaisa ang pag-angat natin lahat. Inuulit-ulit ko din po itong sinasabi na in the worst of times, we show the best of ourselves. Sa mga kababayan po natin na nasalanta, ang mensahe ko po sa inyo, nandito po ako, nandito po ang buong UVP, at nandito po ang buong sambayan ng Pilipino para sa inyo. Huwag po sana kayong mawawalan ng pag-asa, kasi hindi po namin kayo papabayaan. Sama-sama po tayong aangat muli. Kaya po natin ito. Kaya maraming salamat po sa lahat na tumutulong. Patuloy po sana tayong tumulong dahil napakarami po ng mga kababayan natin ang nangangailangan sa atin ngayon. Mabuhay po kayong lahat.